Libreng saluyot sa bakuran. May mga tumutubong saluyot dito sa harap ng bahay at marami-rami din sila. Ang gagawin ko ay bubunutin ko sila at itatransplant sa ibang lugar kasi tatambakan itong place na to at tatayuan namin ng greenhouse. Marami palang tumutubo dito lalo na kapag tag-ulan. Pwede nang pangdagdag ulam. Dito sa probinsya, minsan hindi mo na kailangan magtanim. Nasa paligid mo lang ang pwedeng ulamin. Dito lang sa gilid ng bahay ko sila ililipat, katabi lang ng mga raised bed. Ilang araw lang at linggo ay malalago na itong mga to. At habang tinatalbusan ng saluyot ay lalo pang lumalago. It's harvest time! May mga naka-harvest na rin ako dito sa raised bed, tulad nitong talong. Pero sa totoo lang, ilang beses ko na itong natalbusan.
Tapos ano? Yung iba binigyan na yung higit-higit. Ayan, pwede na itong pangdagdag sa binagoongang gulay. Kainan na! Garden works ulit. Unti-unti kong binubuo itong trellis para sa mga kalabasa, ampalaya at sigarilyas. Hindi ko magawa ng isang buong araw lang kasi marami ring gawain sa bahay. Next vlog ay itong ipapakita ko sa inyo. Until next time! Kung gusto niyo po magtanim ng iba't ibang variety ng gulay, ay nagbebenta po ako ng mga buto na galing mismo sa aking mga tanim. Bisitahin lang ang aking Facebook page for more information and how to order. Muli ay maraming salamat at sana ay may natutunan kayo. Mag-like at mag-comment kung ito ay nagustuhan nyo o kung kayo ay may mga katanungan at mga karagdagang suggestions. I-share naman upang makatulong din ito sa iba. God bless and happy planting!